Magandang araw, kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Nasurpresa si Melody nang makatanggap ng ginawa niyang imbitasyon. Mismong si Tina ang nagbigay niyon sa kanya. Kaya siya nasurpresa ay dahil sa tinagal-tagal niya sa paggawa ng imbitasyon ay noon lamang siya naanyayahan sa isang kasal na siya mismo ang kinuhang supplier para sa invitation. Wala siyang balak na tumanggi roon. Lalo na at alam niya kung gaano kahira para sa mga ikinakasal ang magplano niyon. Ang mabusising pagpili sa mga magiging bisita nito. Nang gabing iyon ang selebrasyon. Kahit ibig sana niyang magsama ng escort, ay isa lamang ang nakalagay sa imbitasyon na nakalaang upuan sa kanya. Nakahanda na siyang umalis at nagpaalam na siya kay Ferdy, upang ito na ang magsara ng gate. "Saan ka pupunta?" tanong nito. "Inimbitahan ako sa kasal. A-attend ako." "Ikaw lang mag-isa? Saan ba yan?" "Sa Santuario de San Antonio at sa Blue Leaf ang reception. Hindi ko nga kabisado, pero may papa naman at kayang-kaya ko nang makita." Forbes Park at Taguig. "Anong oras ba ang kasal? Parang gabi na." Bahagya siyang nagtaka na tila alam na alam nito kung saan siya patungo, gayong siyang dating nakatira sa Forbes ay hindi kabisado kung nasa ng Blue Leaf. Ibig din niyang mapangiti sapagkat ani mo isa itong gwardya sibil na ang daming tanong, gayong nagsabi lang naman siya ritong aalis na siya. "Sa pagkakaalam ko, gabi talagang slot sa Santuario de San Antonio kapag Sabado, kaya late na rin ang kasal nila. Sa ulado mo yata itong mga lugar. Doon kasi ako dati dumaraan papunta sa trabaho. Gusto mong ipagmaneho kita? Mahirap yung gabi na ikaw lang mag-isa. Baka mamaya masiraan ka. Mahirap nang wala kang kasama." Nahihiyaman siya rito ay kailangan itong malaman na isa lang ang maaaring makapasok sa pagtitipon. Siyempre, ay nakakahiya rin sa nag-imbita sa kanya kung magdadala siya ng kasama. "Gusto ko sanang umuo sa'yo, kaso isa lang ang pwesto para sa akin." Bigla itong umiti. "Bakit mo naman naisip na sasama pa ako sa loob? Siyempre, driver mo ko, sa labas lang ako." Nag-init ang kanyang muka. Ano nga bang pumasok sa isip niya? Baka sabihin nito ay masyado na siyang weird. Isa itong tauhan niya. Kahit medyo close sila, ay isa pa rin itong tauhan at siya ang amo. Bakit nawala yun sa isipan niya? Nagkataon lang siguro na hindi siya ang tipikal na amo at nagkataon din na hindi ito ang tipikal na tauhan. "Sige, ikaw ang bahala." Tumango ito at siya naman ay naghintay sa sala. Ang akala niya ay magtatagal ito, ngunit pagkalipas lamang ng 10 minuto ay nakahanda na ito at bagong ligo na rin. Ang bango-bango nito. Amoy malinis, amoy panlalaking sabon. Ibig na tuloy niyang mag-request na lumayo-layo ito sa kanya dahil baka biglain itong mayakap. "Luka-luka." "Mayakap ka riyan. Kilabutan ka nga. Kung malalaman lang niya ang tumatakbo sa isip mo, baka siya ang masyak. Iwasan mo nga na masyado kang friendly sa kanya. Baka isipin niya, ikaw ang nagbibigay ng motibo." Lihim na lamang siyang napabuntong hininga. Ipinagbukas siya nito ng pinto ng backseat. Doon na lamang siya sumakay kaysa may masabi pa ito at kung ano pa ang maisip. Nasurpresa siya nang mapansing malamig ang buga ng aircon gayong mainit na hangin lang ang lumalabas doon tuwing bubuksan niya. May sakit talagang aircon ito. Minsan umaandar, minsan naman hindi. "Salamat at maayos ngayon. Tiningnan kong aircon mo kasi medyo mainit nga. May alam ako sa pagmemekaniko kaya pinakaalaman ko na. Mayroon kayang bagay na hindi alam gawin ang lalaking ito? Sa dami ng talento nito ay nakapagtatakang hindi ito nakakita ng isang trabahong mas malaki ang sweldo. Kung sa bagay, iba na nga pala ang panahon ngayon. Hindi na umaasa sa skills ang isang kumpanya kundi sa nababasa ng mga ito sa biodata o resume. Ilang libong Pilipino ba ang nakapagtapos ng pag-aaral pero walang trabaho? Siyempre, sa isang malaking kumpanya na may magandang serbisyo at benepisyo, ay mas pipili ng isang nakapagtapos kaysa sa isang hindi nakapagtapos kahit ano pang skills ng mga ito.
Salamat na rin at sa kanya ito pumasok. Malaking tulong ito sa kanya. Sa katunayan, ay tataasan na niya sa susunod na linggo ang sahod nito. Deserving ito para doon. Bukod sa maaari na siyang tumanggap ng mas maraming trabaho, mayroon na siyang katulong na mabilis kumilos at alam na ang gagawin. Maayos magmaneho si Ferdy at mukhang sanay rin ito. Maswerte talaga siya ito. Hindi madaling makakita ng isang tulad nito. Muli ay lihim siyang napabuntong hininga. Madaling sabihin sa sariling iwasan ang mga ganong isipin, kaya lang ay mahirap gawin. Ano bang malay niya kung mayroon na pala itong nobya? O kaya naman ay isang kinakasama sa probinsya? Kung siya ang animo palay na lalapit sa manok, ay baka siya rin ang mapahamak. Hindi rin niya alam kung ano ang topak nito, kung mayroon mang ito niyon. Baka mamaya ay maging mapagsamantala ito sa kanya. Maraming ganoong lalaki. Dahil ang sabi nga, kahit na anong gawin, ang isang lalaki ay mananatiling isang lalaki. May mga ginagawa ang mga ito pagdating sa isang babae nang walang matinong paliwanag. Nang makarating sila sa simbahan, ay magsisimula na ang kasal. Pumweso na siya. Sa ulado niyang imbitasyong ginawa niya, kaya nakilala kaagad niya kung sino si Miko, ang kapatid ni Tina na inirereto nito sa kanya. Ito ang isa sa mga veil sponsors. Magandang lalaki si Miko, matipuno ang pangangatawan. Nakapagtatakang wala pa raw itong nobya. Ayon na rin kay Tina. Nang matapos ang seremonya ay binati niya ang mga bagong kasal na napalapit na rin sa kanya. Kahit magpi-picture taking pa, ay ipinakilala kaagad siya ni Tina sa kapatid nito na kaagad inilahad sa kanya ang kamay. I've heard so much about you, Ani Miko. Thank you. Kung masyado akong pinabango ni Tina sa'yo, pasensya ka na. Kilala mo na rin siguro siya sa ngayon. Napangiti siya. Nakikita niyang interes ito sa kanya at aminado siyang masarap iyon sa pakiramdam. Hindi siya lumaking hinahabol ng mga lalaki. Posible siguro ngayon lang siya maituturing na nag-bloom. Palibhasa ay maaga siyang nag-asawa. Natural na alam na iyon ni Miko ngunit tila baliwala rito kung isa siyang byuda. Did you drive alone? May nag-drive sa akin. May dala akong sasakyan. You can ask him to follow us if you don't mind. Tumangon na lamang siya. Nakakahiyang tanggihan ang alok nito. Lalo na si Tina na panay ang buyo sa kanya. Lumabas siya ng simbahan at sinabi kay Ferdy na sumunod na lamang ito sa kanila. Sino ba yon? Tanong nito. Bahagyang nakakunot ang noo. Kapatid siya ng ikinasal. Hindi ba? Nagpagawa lang naman ng invitation yung ikinasal? Nababaghan siya sa tono nito. Para itong nagseselos na curious lang na hindi niyo malaman. Nagseselos? Bakit naman siya nagseselos? Siyempre, gusto lang niyang proteksyonan siya. Instinct siguro. Oo, pero yun nga, sabi niya at ng kapatid niya, sumabay na lang daw ako. Okay lang ba? Ano yun? Bunso o mas matanda sa ikinasal? Lihim siyang napangiti sa inaakto nito. Kuya? Lalaki? Hindi ba yan delikado? Ano ka ba? Natawa na siya. Malapit lang naman dito ang reception. Susunod ka na lang? Bahagya lang itong tumango at hindi na umimik. Nagbigay sa kanya ng impresyon na tila hindi ito natuwa sa nangyari. Totoo ba iyon? Nagsiselos nga ba ito? O baka naman nagugutom na ito? Kailangan niyang maalalang bigyan ito ng pangmeryenda mamaya. Sana ay may malapit na bilihan ng pagkain sa reception. Susunod na ang driver mo? Tanong ni Miko nang sumakay siya sa kotse nito. Tumango siya. Parang ibig itama ang sinabi nito. Hindi niya driver si Ferdy. The coordinators are giving food stops for drivers and bodyguards. Tumango na lamang siya. Bagaman, hindi niya maatim na ganoon na lang. Mas magandang abutan niya ng kahit magkano lang si Ferdy. Ang kaso ay baka mainis ito sa kanya. Bakit naman siya may inis? Siya ang nag-volunteer na ipagmaneho ka. Understood na hindi siya makakapasok sa reception. Bakit siya may inis kung bibigyan mo siya ng pangmeryenda? Natural na mag-abot ka kaysa himatayin siya sa gutom sa paghihintay sa'yo. Nang makarating sa reception, ay nagpaalam siya kay Miko na susunod na lamang sa loob. Kailangan muna niyang makausap si Ferdy. Tahimik lang ito sa loob ng sasakyan. Ni hindi nito binuksan ang makina, walang aircon sa loob niyon
pero hindi ito bumababa. Bakit hindi mo buksan ang makina para may aircon ka? O kaya bumaba ka para mahanginan? Hindi na. Okay naman ako. Mag-enjoy ka. Alam kong bihira kang lumabas. Mag-ingat ka lang. Baka masobrahan ka sa pag-enjoy. Anong ibig mong sabihin? Wala akong tiwala sa lalaking iyon. Mukhang mayabang. Nagsiselos ka ba? Hindi nakatiis na tura niya. Kahit anong tingin ang gawin niya kay Miko, hindi ito mukhang mayabang. Sa katunayan, ay nababaitan siya rito. Huli na, para maunawaan niya ang lumabas sa mga labi niya. Mali na naman siya. Bakit ba kung ano-ano ang kanyang nasasabi sa harap ng lalaking ito? Nagsiselos? Bahagya itong tumawa. Bakit naman ako magsiselos, ma'am? Ayoko lang siguro na nagsasabi ka ng opinion mo tungkol sa iba nang ganoon lang. Hindi mo pa kilala si Miko. Ang akala niya ay mayroon pang itong itutugon, ngunit tumahimik na ito. Bahagya lang itong tumango. Pasensya na, ma'am. Mali rin ako roon. Wala akong karapatang magsalita ng ganoon sa'yo tungkol sa kaibigan mo. Dispensa. Pagod lang siguro ako. Anito kapag kuwan. Hayun na naman ang ma'am nito. Marahil ay naisip nitong out of line nga ito at nilagyan ng muli ng pader ang pag-itan nila. Hindi niya malaman kung sasawayin ito muli sa pagtawag nito sa kanya ng ganoon o ano. Kumuha na lang siya ng 200 piso at iniabot dito. Kumain ka muna. Kung wala rito, mayroon sa labas. Salamat. Tumalikod na siya. Nang makapasok sa pavilion, ay nalapitan kaagad siya ni Miko at mula roon ay hindi na siya tinantanan nito. Maasikaso ito. Hindi pa man ay ipinapakita na nitong espesyal siya rito. Napa-flutter siya sapagkat magandang lalaki talaga ito. Base sa kwento nito ay isa raw itong cardiologist sa heart center at isa ring negosyante. Nang tawagin ng mga bachelors ay tumayo kaagad si Miko. Nagsimula na ang palaro para sa mga ito. Ito ang natira at siya ang magsusuot ng garters sa mananalong dalaga. Tinawag na ang mga kadalagahan. Nakahiyaan niyang tumayo sapagkat hindi siya dalaga kundi isang byuda. Magsisimula na sana ang palaro kung hindi lang nag-request ang bride na isali siya sa palaro. Napilitan tuloy siyang tumayo na rin. Simple lang ang laro. Ipapasa sa bawat dalaga ang bouquet at kung kanino man iyon tumapat sa paghinto ng musika ay ito ang maaalis sa grupo. Nagkaroon ng dayaan ang laro sapagkat ang bride ang nagsesenya sa DJ kung kailan pahihintuin ang musika. Sa huli ay 2 na lamang silang naglalaro. Nahuhulaan na niyang siya ang mananalo at hindi nga siya nagkamali. Masaya siyang napapasaya niya ang bride, gayon din ang mga magulang nito na ipinakilala na sa kanya ni Miko na parabang talagang magkakaroon siya ng puwang sa pamilyang iyon. Nakaka-flutter talaga, bagaman hindi siya nakatitiyak kung mayroong aasahan sa kanya ang lalaki. Mahirap masabi sa ngayon, lalo na at halos kalahati ng panahong naroon siya sa loob ay ibig niyang sumilip sa labas upang makita kung okay lang ba si Ferdy sa kinalalagyan nito. Kung kumain ba ito, kung nagpapalamig na ba ito sa loob ng sasakyan, o nagtsatsaga pa rin na walang aircon sa loob niyon. Nang matapos ang program, ay nagyaya ng sayaw si Miko na pinagbigyan niya, ngunit pagkatapos niyon ay nagpaalam na rin siya rito. I can take you home, pero may kasama ako. Pasunurin mo na lang kaya, pwede? Huwag sanang ikasasama ng loob mo, Miko. Pero nahihiya naman ako kay Tina na ihahatid mo ako ngayong kasal niya. I hope you understand. Of course, I have almost forgotten. It's my sister's wedding. Thanks to you. Really, thanks to you. Because I sincerely do not like extravagant weddings like this. I usually get bored out of my wits, but not tonight. Can I call you? Sure. Kinuha nito ang kanyang numero at pagkatapos ay inihatid na siya hanggang sa kanyang sasakyan. Ingat pare, anito kay Ferdy na noon ay nakasuot ng baseball cap. Hindi masyadong nakikita ang muka sapagkat madilim sa pinapadararahan nito. Tumango lamang ito ng bahagya at pinaandar na ang sasakyan. Tahimik lang ito. Malayo-layo na sila nang magtanong siya rito. Kumain ka ba? Opo ma'am. Okay ka naman? Ibig sana niyang itanong, ngunit pinigil na niya ang sarili. Bakit siya pa ang concern na concern dito? Tumahimik na lamang siya
hanggang sa makarating sila sa bahay. Salamat, Ferdy. Bahagya lang itong tumango. Tumuloy na siya sa kanyang silid. Nakabihis na siya ng masilip niya ito. Nasa kusina ito sa labas at nagluluto. Ibig ni Yang mapabuntong hininga. Hindi ba ito kumain o nagugutom na itong muli? Napansin niya noon na hindi ito malakas kumain kaya marahil maganda ang pangangatawan nito. Nagpasya siyang lumabas. Tiyak ni Yang magsasain pa ito. Mayroong pizza at pasa sa ref na tiyak ni Yang hindi nito pakikialaman. Ganon ito. Marunong kumilala ng limitasyon at boundaries. Hindi katulad ng ibang mga naging tauhan niya noon na lahat ng laman ng ref niya ay ibig kainin. Hindi ka kumain kanina? Anya. Akala ko matutulog ka na. Midnight snack? Okay lang po ba? Oo naman. May pastarian at pizza. Iyong sobra kanina sa ipinadeliver ko. Wala nang kakain nun. Initi na lang natin. Tumango ito at isinala nga sa microwave ang mga iyon. Pinagmamasdan lang niya ito. Hindi ito tumitingin sa kanya. Parang ilag ito na hindi niya maunawaan. Nang ihain nito ang pagkain ay tahimik lang itong kumain. May problema ba? Wala. Wala namang magiging problema, ma'am. Tinatawag mo na naman akong ma'am. Baka may problema. Dapat lang natawagin kitang ma'am dahil amo kita. Hindi maganda na masyado akong at home sa'yo dahil nakakahiya. Katulad kanina, may nasabi akong hindi ko na dapat sabihin. Kung yun lang iniisip mo, kalimutan mo na. Mas gusto kong magkaibigan ang turingan natin. Mas magaan sa trabaho. Sige, walang problema. It didn't sound like it though. He was still very formal. Tinapusan niya ang pagkain at pumasok sa kanyang silid. Pinatay niya ang ilaw at tahimik na pinagmasdan ilang ito mula sa bintana. Naglinis ito at pagkatapos ay pinatay ng ilaw. Ang munting ilaw na mula sa labas ng banyo ang tanging tanglaw ngunit nananatili ito sa kusina. Nagsindi ito ng sigarilyo. He looked like James Dean or Marlon Brando in the dark. She probably would have paid a lot of money to know what he was thinking of. Ano kayang iniisip nito? Ang nobya nito? Ang kinakasama kaya? Mayroon nga ba itong mga ganoon? She did not know and she was too chicken to ask him. Hahayaan na lamang siguro niya sa ganoon ang attraction niya rito. Normal lang siguro iyon at mawawala rin pagdating ng tamang panahon. Sa ngayon, ang kailangan niyang isipin ay ang negosyo. Iyon lang ang mayroon siya ngayon. Kung mayroong isang lalaking darating ay darating ito nang hindi niya kailangang gumawa ng paraan para magkagusto ito sa kanya. Nakakahiya siya kung sa edad niyang iyon ay parang wala siyang natutuhan sa mga nangyari sa kanya at siya pa ang magpapakita ng motibo sa isang lalaki. Huminga siya at pumikit. Inabot na siya ng madaling araw sa pag-iisip sa isang lalaking abot kamay lang ngunit malayo pa rin. May itinatago bang pagtingin ng dalawa sa isa't isa? Paano ba nila maihahayag iyon kung maraming bagay ang pumipikil sa dalawa? Marami pang kasabik-sabik na mangyayari, kaya huwag kayong bibitaw, mga kafelisidad. Abangan!